Katulad po ni Lucio Tan. Ayan. Si Jaime Augusto Sobel de Ayala. Ayan, mga Ayala Mall. Fernando Sobel de Ayala. Ayan. Pwede po silang maging biktima rin. Okay? Katulad ho ninyo, taon-taon, biktima ho kayo. So, i-discuss ko ho sa inyo, ano ba yung, paano ko nabibiktima? Paano ko na-frame up ng BIR? Ayan. Frame. BIR frame. You. Mali ata yung choice ng color ko. So, ito po yung first part ng tax bookkeeping for VAT registered, non-VAT registered taxpayer in the Philippines. BIR frame you. Ayun, yun yung topic natin. So, balik ko tayo rito kay Mr. Lucio Tan. Si Mr. Lucio Tan, chairman of the board, eh, pumipirma ho yan ng Statement of Management Responsibility. Ito hong dalawang Ayala na to, eh, pumipirma din ho yan ng Statement of Management Responsibility. So, sa Statement of Management Responsibility, meron hong pang SEC, Security and Exchange Commission, meron pong pang BIR. Okay lang ho yung pang Security and Exchange Commission kasi wala pa naman ho akong nabalitaan na ipinakulong ng Security and Exchange Commission yung chairman o presidente ng company because sila po ay pumirma ng Statement of Management Responsibility. So, ang pinag-aaralan ko at gusto kong i-impart sa lahat ng taong nakikinig, nanunuri at nanonood ho sa atin is kung meron hong financial intelligence na tinuturo sa rich dad, poor dad at tinuturo ng matatalinong tao sa financial industry, eh meron din pong tinatawag na tax intelligence. Maging intelihente ka pagdating ho sa taxation. Ho, yun yung topic natin kaya sinasabi ko na frame kayo ng BIR. So, paano kayo na-frame ng BIR at ano-ano yung option po ninyo? Ano ba ibig sabihin ng frame ka-taxpayer kung minamahal? I-present ko lang ho sa inyo. Ang frame ho, para mas madali ang nating maintindihan, ito ho frame yan. Yan, mga frame ho yan. Ang frame ho is nagre-represent ho sa taxation. For example, BIR form, frame ho yan. Yung tax code, frame ho yan. Yung date of filing, frame ho yan. Yung BIR software, ORUS, Online Registration Update System, mga frames ho yan, frames. So para mas madali nyong maintindihan, imagine ninyo, naglalaro kayo ng basketball, ito yung rule sa basketball. Okay. So, itong rule sa basketball, eh, hindi ho applicable sa inyo kung hindi kayo basketball player. Hindi porke, hindi kayo basketball player, ay walang rule sa basketball o basketball game. Yung rule sa basketball game, laging nandyan. Once na naglaro kayo ng basketball, kayo po ay magiging under jurisdiction o mai-ignite, mag-spark, gagana. Ayun, kumbaga sa makina, nag-spark ka, naglaro ka eh. Ikaw mismo yung ano eh, by voluntary means, binuksan mo yung susi ng kotse, tumakbo ngayon yung makina. Ganon din ho yung batas. Once na naglaro kayo ng basketball, volleyball, yung batas para sa volleyball at basketball, mag-uumpisa na hong gumana. At yan po, pag gumagana yan, ia-apply sa inyo. Ganon din po yung taxation. Once na pumasok ho kayo sa taxation, eh gagana na ho yan. So, ibig ko lang sabihin, may framework, frame, ayan, tawag ho dyan, frame. Walang kwenta yung frame kung walang picture. At kayo ho yung gumagawa ng picture. Kayo yung picture.
picture. So ano importante para maayos yung batas, para gumana yung batas? Picture ninyo. So kung walang picture, hindi ho kayo apektado ng batas. Ayan, okay. So itong picture na to, meron ho kayong control. Meron ho kayong interest. Meron po kayong influence. Ayan. So ngayon, wala hong pwedeng magpilit sa inyo para kontrolin yung control nyo. Wala hong pwedeng magpilit sa inyo para impluensyahan yung influence nyo. Sa inyo ho yun eh. Right ninyo. So wag ho ninyong ipamigay yung inyong right to control, right to influence, at saka yung inyong interest, rightful interest. May interest kayo sa negosyo. So ngayon, importante ho yung pictures ho ninyo. Ano ilalagay ninyo sa loob ng frame na ang gumawa ho sa pag-aaral ho natin ay BIR. Tax laws and regulations. So, again, gagana ang tax laws and regulation kung kayo ay taxpayer. So, kung hindi kayo taxpayer, katulad ng basketball player, hindi gagana yung taxation sa inyo kasi hindi kayo taxpayer. So, walang kwenta yung frame, which is the tax laws or regulations, kung hindi kayo basketball player. Yun lang yung sinasabi natin dito. So, since may control pala tayo doon sa picture, ano ba yung picture, sir? Ayan. Makikita ho nyo sa mga congressman, ang tinatawag nila dyan, substance. Kaya sinasabi nung, hindi substance na masamang substance, ha? Yung mabuting substance. Kaya sinasabi ng mga congressman, mga senador, ano ba substance niyan? Sinasabi naman ng mga taga-BIR na nag-audit ng inyong books of accounts, unsubstantiated. Wala daw substance. Kaya unsubstantiated. Kailangan lagyan ng substance. So, wag na wag ho ninyong ipamimigay ang substance ho ninyo because yan po, meron kayong influence, mayroon ho kayong control. Yan ho yung tax bookkeeping na pag-aaralan ho natin. So, ano yung pag-aaralan natin sa tax bookkeeping? Ano yung control ninyo sa tax bookkeeping? So, tatlo ho yung control nyo. Yung documentation ho ninyo, control and influence nyo ho yan eh. Yung interpretation nyo ito, mga minamahal kong bookkeeper, nandito ho yung problem. Kayo po mga bookkeeper kong minamahal, may control kayo, may impluensya kayo sa mangyayari in the future. Sir, ano yung mangyayari in the future? Yun yung declaration ng returns. So, kung tama, totoo, sabi ko nga, ang mga bookkeeper, mga tax bookkeeper, is totoong tama na ang lahat, ayun, pag gumawa sila ng libro, kasi tama ang interpretation, wala akong makikita ni Singkong Duleng, yung mga BIR official, na engage sa pag-audit ng inyong books of accounts. Yan ho yung i-discuss natin sa tax bookkeeping for sales transaction for VAT registered taxpayer, tax bookkeeping for sales transaction for non-VAT registered taxpayer. Kaya nakikita ho niyo yan sa video natin. Okay. Ito ho, nagkakaroon ng problem. Ha? Pwede ho kay Mr. Lucio Tan, pwede ho dun sa magkapatid na Ayala, pwedeng mangyari sa kanila. I-discuss ko ho yung commitment nila sa kanilang company na pwedeng magpahamak sa kanila. Kung yung malalaking tao, yung mga mayayaman, katulad ni Lucio Tan, mga Ayalas, mga Cs, mga Henry C, mamayari ng SM, pwede ho mapahamak yan sa kanilang bookkeeper kung hindi ho in-exercise nung bookkeeper yung right to control at saka right to influence. Yun ho yung pinag-uusapan natin dito.
So, ano yung paano nag-frame yung BIR? Yung topic natin eh. Okay. Ito yung frame ng BIR, di ba? Hinuhuli ka. So, maliwanag dito. Kita nyo, yung chairman of the board, yung general manager, eh nag-issue ho sila ng statement of management responsibility. Ito po yung mga mali. Hindi ko ho sinisisi ho yung nagkamali. Ang gusto ho natin, in the future, hindi na ho magamit uli yung pagkakamaling iyon. Kasi kung yearly ginagawa yung mali, lalong-lalo na ho yung mga small taxpayers or companies na lumalapit sa atin, sabi ko, baguhin ho ninyo yung i-reframe. Sabi ko nga eh, i-reframe ho ninyo. Gumamit ho kayo ng tax bookkeeping. Nasa saan yung tax bookkeeping? Binanggit ho nung chairman at saka nung general manager o yung presidente na gumagamit sila ng tax bookkeeping. Nandito ho sa statement of management responsibility. Palakihin natin para makita ninyo. So makikita ho ninyo, inaamin nung mga meme-ari ng company, katulad ni Lusutan at saka ni mga Ayala, maaring pumirma ho sila nito at maaring may ganito hong statement dun sa pinirmahan nila. So, kung makakita ho natin yon, kung meron ho kayong pwedeng ibigay sa akin, madidiscuss ko ho sa inyo in totality. So, ito ho isang totoong nangyari kasi may receive ho ng BIR to. So, sinasabi dito, may disparity daw. Ano yung disparity? Yung sinubmit na report na ginawa, prepared financial statement based sa financial accounting standards. At yun daw disparity between income tax return nag-prepared pursuant to tax accounting rule. So may dalawang rule, isang financial accounting standards at isang tax accounting rule. Yung isang rule ginamit sa financial statement. Yung isang rule ginamit sa income tax return. Pinapayagan kayo ng BIR na gumamit ng dalawang rule. Pero ang sabi niya rito, i-reconcile mo yung disparity ng figures. Saan mo i-reconcile? I-reconcile mo daw doon sa books of accounts mo and records. So, maliwanag. Bagamat ina-accept ng BIR at ng mga taong pumirma nito, maaring kasama si Lusutan o si mga Ayalas, mga Henry C's, kasama sa pumirma nito, pero baka yung ginawa nila Lusutan, ginawa ng mga Ayalas, ginawa ni Henry C, ni Go Kongwei at mga bilyonaryo dito sa Pilipinas, meron silang reconciliation. Ang reconciliation nila, nireconcile ng mga matatalino nilang accountants at bookkeepers, mga tax bookkeepers nila, yung financial accounting standard versus tax accounting rule. Kasi ang utos ng BIR, okay lang gumamit ka ng financial accounting standard. Rule nyo yun eh. Rule nyo. Hindi namin rule, sabi ng BIR. Sabi ng BIR, ang rule namin, tax accounting. Since ang naiintindihan namin, tax accounting, sabi ng BIR, dito sa binabasa natin, paki-assure mo kami. So, ang hinihinga na assurance, eh yung mga presidente, may-ari ng company, chairman of the board, katulad ni Henry C., Ayala, Go Kongwei, mga Tans, ang dami niya, Lusutan, may-ari ng Mega World, mga ganun tao, malalaking tao, mga makapangyarihan tao, mga mayayamang tao, mga tycoons ng Pilipinas, may mga reconciliation sila. Naiwanan ngayon, yung mga maliliit. Katulad mo na nanonood sa akin, naiwanan ka kasi small ka enterprises. Naiwanan ka eh kasi medium ka. Hindi ka large. So, hindi mo alam to na may epekto sa'yo. Pero okay lang yon, kasi pwede mo pang, kung hindi mo na gawa ngayon, last year, last 2 years, last 3 years, last 5 years, pwede mo pa rin isalba yung sarili mo sa criminal liability. Paano, sir? Di reconcile mo. Sabi naman dito, reconcile mo eh. Okay? Yun lang naman ang hinihingi ng BIR, reconcile mo raw yung items ng
financial accounting standard versus sa items ng tax accounting rules. Yun. Kaya nga, paano i-re-reconcile? Yun ang mga tanong eh. Kailan ako magre-reconcile? Eh, bago ko sana gumawa ng ganito, nireconcile mo na. Yun yung sabi ng batas eh. Diba? Bago ka gumawa ng statement of management responsibility, eh sana nireconcile mo na. Yun yung sinasabi ng batas. So ngayon, ang tanong mo, paano i-re-reconcile? Okay. So ngayon, ito ho yung basic. Sabi ng batas natin, may legal framework. O ito, ito ngayon yung to do. Ayan yan. To do. Yan yung legal framework. Ngayon, sabi ng batas, pwede kang lumabas, pwede kang gumawa ng gusto mo ng substance. Ito ngayon yung substance. Ikaw yung gumawa ng substance. Provided, yung substance mo, ito. Ayan, substance mo, hindi contrary sa law. Hindi contrary sa public policy. Hindi contrary sa good morals. Hindi contrary sa public orders. Yun lang po yung intindihin nyo, sir. Hindi ho kayo mawawala. Basta't hindi contrary sa law, public orders, public policies, at saka good morals, panalo na ho ang lahat ng taxpayer. So, naka-frame tayong lahat. Talaga naman, naka-frame tayo. Pero meron tayong right to control the substance, right to influence the substance. Ano yung mga substance, sir? O, sinasabi na ng batas natin, yung documentation, kaya mong kontrolin at impluensyahan yan. Yung interpretation ng accounting entry mo. Yan. O accounting names, minsan tinatawag ko yan. Kaya mong kontrolin yung interpretation. At yung interpretation, susunod naman sa'yo yung BIR eh. Basta't yung interpretation mo, again, ulitin natin, ang interpretation na nakasulat sa libro mo, Books of Accounts, number one, eh, not contrary to law. Kahit hindi nakasulat sa law, basta't hindi contrary sa law, edi okay yan. Not contrary to public policies. Not contrary to public order. Not contrary to public good morals. Ayun lang, apat lang. So, panalo ka na nun, sir. Panalo ka na. So, ito hong pinag-uusapan natin, eh, tungkol ho sa sales. So, ang sales ho natin, tandaan nyo lang yung did. Documentation, interpretation, and declaration. So, available ho yung explanation ho nito ng documentation ninyo para ho sa sales at sa declaration ng sales ninyo sa lahat ng BIR form sa loyalista. Loyalista membership. Diyan ho sa ating YouTube holders. Ayan. So, kung gusto nyo malaman, ay available ho yan. At available din ho yung pangdating sa cost. Anong documents ang dapat ho ninyong kunin para maging acceptable at hindi na po sasabihin ng BIR unsubstantiated. Okay? So, meron ho akong video tungkol sa bylaws. Panoorin ho ninyo. 4-minute lang ho yun. 4-minute video. Maintindihan ninyo papaano ginagamit ang bylaws para ho maging maayos ho yung interpretation ng inyong entry sa books of accounts nyo, lalong-lalo na sa expense nyo o purchase journal at doon ho sa declaration. Ayan. So, wag ho ninyong kakalimutan yung apat na sinasabi ng batas. Pwede nyong i-exercise yung inyong rights. Ano yung rights ninyo? Rights to control yung inyong taxes. Basta not contrary to law, not contrary to public policy, not contrary to public order, and not contrary to good morals. So, ito po yung first part para ho dun sa aking mga a-attend ng August 5 at August 12 na lecture ko, kailangan ho ninyo itong pag-aralan at intindihin kasi hindi ko na ho ito i-discuss uli. So, tuloy na ho tayo doon sa discussion ko about tax bookkeeping for VAT registered sales transaction August 5
tax bookkeeping for VAT registered and non-VAT registered purchase transaction sa August 12. So with that, mga taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you tayo sa internet. Tax Specialista YouTube channel at meron na po tayong TikTok. Thank you very much.